Right now, we are jumping in into the game. Nakikita nyo ngayon sa inyong screen. Narinig nyo kami dito sa mismong ball. Ang pinaglalabanan dito, mga tol, 250,000 pesos para sa champion. Bahagi yan ng ating 500,000 pesos na prize pool. Grabe, sobrang laki ang nakalatag ngayon dito sa Special Force Rush Uprising. At hindi lang yan, parang Shinbu, dahil may mga regional champ na naganap, which is itong mga team na nakita natin ngayong araw na to. Oh. Eh, napanalunan na nila, 40K na kaagad. Meron 40K na kaagad. May kabig na kaagad. Oo, diba? Meron humahamik na kaagad. Kumbaga, the question is, kung sino na lang makakuha ng malaking chak, pero nasa likod yung kanyang mga kalaban. QCCLMB, ladies and gentlemen, 1v1 situation. Mainit ka agad yung dalawang yes, team natin. Yes, actually talaga, ito tinusiro na nga daw ng TC7, itong Mad M. 2-0 nga pala, hating tapos na natin ngayon. Tapos ang kagandaan dito, ito na, possibly, ito na yung huling laro ng Mad M. So kung in case lamang makabawi sila, kumbaga parang natuto na agad nila itong siri nila. Gusto lang nila, no? Yes. Kumbaga marami ang nakabaon or nakasalalay sa mismong laban. Yes. Ito, itong dalawang nagigirian na teams natin. Again, grand finals na to. Again, napapanood nyo siya ngayon as a best of 5 series. Unang round, unang mapa. Mga kaibigan, at yun ay nakuha ng Mad Masters. Again, for a reminder, dun sa technical map natin, ladies and gentlemen, merong limang mapa dito. Ngayon, ang nilalarong mapa, dun sa limang mapa, may dalawang ibaban, no? Tapos tatlo yung play randomly. Hindi ko alam dito sa grand finals kung ilan yung lulusot na mapa, pero ang mapa ngayon is satellite. It's a very big map, ladies and gentlemen, with far out corners dun sa dalawang bomb site, no? So ngayon, ito sitwasyon, 4v4. Yeah, 4v4 situation as QCCLMB nakatanggap ng malaking paktong bawas, ladies and gentlemen. 4v4 pa rin ang balagbagan. So pagalingin na lang mag-gold. May that 3v3. Maganda ang balasan dito. Maganda ang bigaya, parang Shinbu. Grabe rin yung pan out ng cameraman natin. Gusto yung mga... Oo, yung mga panin. Mga ganong tricks na... Katabi ko lang yan, guys. Katabi ko lang. 3v1 situation. Orizy with a 1 for an eye here. Making the play. Camera natin na nakatingin sa kanya. Sinusubukan pa rin sa mas pala dito. Mga member ng TC7. Pero Crow won't give him any chance. The cheers goes loud as TC7 still takes point doon sa round number 2. Yan. So maganda ang bigayan dito. Just like what happened kanina, parang Shinbu na kung saan. Some early phase ang matchup. Dikit na talaga ang labanan. So iniintay na lang natin is yung first 3 rounds advantage nung na magkabilang grupo. Pero speaking of na magkabilang grupo, nagkakaroon ng magandang balasahan. Dalawa headshot yun. Yes, dalawa na kagad na knockdown. Other side of TC7. Meanwhile naman sa Mad M, ganun din. Pero bawas ang buhay nila. Landon lang sila sa may mismong tunnel, mga tol. Doon yung metal. Let's see here. Another headshot na naman. I think against Mad M yun na nakuha ng TC7. 3v2 scenario ngayon. Whoop! Camera kay Bedic. Dance around kasama si Barry Hex. Hex was able to clip Bedic. 2v1. Basic ang sinigaw ngayon dito. Basic to classic matchup, ika nga natin. So, ito na yung dalawang OG team coming from Luzon. Para tatakan na talaga. Ano ba, makakabawi ba ang Mad M? Or iti 3-0 na kagad ng TC7 to? Basta di ka bibitaw eh. Yes. Di ka bibitaw kasi pre. 250k eh. Pag hindi ka nanalo dito, yung loss mo 125 na lang. Kalahati na kalagad. Kalahati ka agad. Hindi mo talaga papalagpasin yun. Bawat bala mo dito calculated. Kung talagang mag-aapoy ka, ngayon nga talaga mismo mag-aapoy, ladies and gents. Now, we get a full pan ng ating camera. Nakikita nyo ngayon yung distansya ng bawat team natin sa isa't isa. I just wanna remind you na, hindi na, ito, paulit-ulit ko itong sinasabi, pero hindi po kami pwede disclose lang. Ako si Doggy. Ah, yun. Hindi kami pwede mag-disclose ng location ng mga players natin. Okay? Ayan. Kasi narinig pa rin naman nila tayo. Dahil sa spray in, nakuha si Bong ngayon ni Pratix. Ayan, si Bong na naman ang nakuha dito. Si Bong kanina ang tinanong na ko, ina-anticipate talaga nila yung bakbakan nito. Pero mas ina-anticipate natin si Clark with a good headshot. Flank, ladies and gentlemen. Hinedshot sa bato. So magkakaroon ng magandang matchup to. 2v2 situation, parehas yung mga HP bar nila sa isa't isa. Pero this time around, talagang lagasan. Ubus ang lahi. Clark will get one kill once more. And all Z, one for an eye. Tingnan natin kung ito na ba yung 1v2 na hinihintay niya. All Z, may nag-reveal yata ng position. Pinakita na yata ni All Z yung pwesto niya. Yes. Hindi natin alam. Mga kaibigan, nasipatan doon sa camera ni Crow. Tutukan silang dalawa ngayon ni Crow. Alam na rin ni All Z yun. Narinig na rin mula sa may mismo sa atin. Doon sa tunnel ngayon, ang kailangan bantayan ni All Z, nakakaramdam siya na hindi lang naman si Crow ang kaharap niya. Ganun na rin si Clark.
Nako, it's all about experience para sa dalawang grupo na ito. Pero syempre, aggressiveness still onto the side of TC7. Take care, ika nga. As they are now heading towards to the round 3 advantage nila. So, dalawang make that 2 round advantage. 3-1, ladies and gentlemen. TC7 contra Mad M. Mga kaibigan. Again, unang mapa pa lang to. This is just match 1. Pwede tayong umabot hanggang sa 5 match. This is the best of 5 down onto the satellite map. Nades are coming in. We are looking out for all the corners and all the rooms of the map. We got a camera now para kay TC Crow. They're just guarding out this door. Nadalipan si Paring Bay doon. Meron silang magandang lens ngayon. So mga membro dito ng Mad Max. Mad Masters? Yes. Okay, distansya lang. Everyone is really holding their position right now. Yeah, patience game. Ika nga natin. Walang magbibitawan dito ngayon with a jump spray. Oy, in order grabe. For him na maka-escape doon sa LOS ng kanyang mga kalaban pero pinengpeng dito. And that is a 2-2 trade. Ngayon nagkakaroon ng magandang bigayan. Pinasok na kagad ni Paring Clark. Ito, opisina. Grabe. Hindi na makamagintay pa. Pero 1v1 situation. Walang pipigil. Make that a 2 kill. Tingnan natin. Galit hindi na galit. Pa rin siya patay dito. Maganda pa rin yung kanyang position. At maganda si pa rin yung kanyang HP Paring Shinbu. Nagigigil si Paring Clark. Pinapasayaw niyo ako noong Christmas party, ha? Pag pa rin lahat ng mga opisina niya. Actually, si Clark still standing up. TMTC 7 is stepping to, mga kaibigan, tatlo ang kanilang lamang ngayon. Mainit, mainit ang bakbakan. 4-1, a 3 advantage na kagad. 3 round advantage for the side of a 3 or TC7. Still, ganito pa rin ang nakikita natin, very consistent. Pero, oy, naku, pag sumilig pa akin ka, QCC LMB with a good spray. Takes down 1 and 2. 2-1 ang bakbakan dito, parang Shin. Gabi pre ha, Mad Masters, hindi lang kayo may momentum dito. TC7, masyado pang maaga yung laro natin. Game 1 pa lang, ay map 1 pa lang ito ng ating best of 5. Kaya huwag kayong paliligol dito dahil pwede kaming magbao ng bala sa inyong mga bungo. Oy! Mga kaibigan, tingnan nyo, may malaking pagbubuno dito sa may long way natin. Down at the camera, tingin muna tayo kay Bedic. Mukhang umagresibo ngayon dito mga taga TC7. Nadali si Paring Bay. Nako, magandang bigayan dito. Abangan moment in each angle na meron ang dalawang kupunan. So this time around, patience game na naman. 3v3 situation, walang gusto. Grabe. Tingnan natin kung magkakaroon ba ng magandang bigayan, mga kapatid. Dito, this is the first phase ng ating round ngayong araw na ito para sa Grand Finals. Setting up the perimeter. Ngayon, si Paring Bong, ito naman, maganda pwesto pero pinempeng. Dito, si Paring Crow at mapapasabi na lang dito ngayon. Dog na dog, pre. Ayan, okay. Bong, mga kaibigan, 3v1. Kaya nyo bang ma-pull off yung laro yan? Wala pa rin. Ayun yung mga member dito ng team. Oh! Bong! Bong links, man. Hinarapan! Point blank yung tira ng sniper din eh. Hinarapan. Yes. Unang bala. Alam natin ang sniper, pre. Pag unang bala, nag-mintis. Wala talaga. Sulat-sulat ka na. Pero yun nga lang, pag tinamahan ka talaga ng bala, isulat mo na rin. Isulat mo na rin para next round ang buhay mo. Ngayon, 2-4. Yes, 2 round advantage pa rin ang TC7. Humahabol pa rin ang Mad M dito. But the pressure is on to the side of Mad M. We're in TC7. Ang ginagawa lang nila dito is just playing around. Yes, yes. Talagang inihintay lang nila yung magkamali itong kanilaban nila. Yeah, batuhan lang ng Piccolo, yung mga homies natin ngayon. 5 stars sa kabila. Ang liliit lang nung ano eh. Ang liliit lang nung sabog eh. Nga pala, malapit na New Year, guys. Ayan, ingat-ingat po. Ingat-ingat lang. Dito lang tayo pwede magpapotok sa Special Force Rush Uprising. Ito na, QZLMP getting clip 2 ng mga membro ngayon dito ng TC7. Still, they're maintaining their distance, ladies and gentlemen. We are now quite halfway na rin doon sa ating running round. Whoa! Lang tayo sa 9 rounds ngayon. We're already on the 7th round. Ladies and gentlemen, bantayan natin ngayon. 2v4, ay actually 2-1. It's gonna be a 4v3 scenario. May spray na ginawa doon si Barin Bedic. Nako, Bed, 1K or Bedic, ladies and gentlemen. Ngayon, medyo naipit na ang magkabilang grupo kung saan kailangan lang nilang maging, ano, kumbaga parang chess lang to, matihan lang to. Pag namali ka ng abante dito, basically, ikaw ay mag-checkmate. Pero nang pinasok na kagad ni Paring 7 Crow, pero 7 Crow goes down as well. Headshot sa mukha. 2v2 situation. Bong and X kalaban dito, sila Betting at si Patex. Tingnan natin. Bong, ito na yata ang balasan. Ito na ang balagbaga sa loob ng opisina. Sino kaya ang patrip dito? Ngayon, with a 1v1 situation sa magkabilang grupo. And that is good for the side still of TC7, ladies and gentlemen. Grabe. Pao, no? Parang so much yung nangyayari dun sa... Parang pag alam mo na, pag magtutos tayo, dun tayo sa opisina. Oo, parang ano, balagbagan.
Alam mo, gusto ko lang i-comment, ito ang pinamatibay na opisinang nakita. Oo, oh, walang nasisira, guys. Kahit kawi lang yung divider. Oh, wala. Talagang kaya nilang i-accommodate lahat. Pero oy, naku, pinabanda dito. Kala ko si Efrem Bata Reyes lang yung magaling sumipat. Pero that is a good angle for that utilities, ladies and gentlemen. CCTV, pero maganda. CCTV muna tayo. Yes, maganda ang kalma dito. Kumalma lahat ng balagbagan. Siyempre, men, kasi we are now on the round 80. Patapos na tayo. Oh. Ayun, ano, bilis, no? Natin. So gusto mo talagang machingas yan. Kung ikaw ang Mad Masters, may heavy limit sa kanila na huwag mong papalagpasin sa lima. Yes. Wag mong papalagpasin sa lima yung score dito ng TC7. Kasi at least kailangan makuha mo yung dalawang rounds para 5-4 yung ending. At least yep. Halfway. Kasi ganun matatapos yung first half. Talagang 5-4. Yun yung pinakapantay na pwede mong gawin. No? So, really, ang nag-slowdown yung laro dito is, or ang nag-call ng slowdown dito is Mad Masters. Sumagot din naman yung TC7 dito ng mas mabagal na laro. Kahit yung utilities nila, hindi nila biniburn basta-basta ngayon. Yes, definitely. Lahat talaga ng utilities dito, very handy pagdating sa mga gantong klaseng moment. Pero ito na nga, nagkaroon na nga ng magandang eyeball. Itong dalawang idol natin, 7 crore nakatanggal naman yung pasok bawas, pero pinasok na kagad ang Madem. Ito na nga yung karambola. Grabe. Yung pinamatibay na opisina sa buong Pilipinas, ladies and gentlemen. Nandito na sa loob ng ating SMRU, ladies and gentlemen. Are you ready? Dahil papasukin na dito ng DC7. Last pang raid ng Mad Masters. So isa lang yung tao doon na matay na, tapos pagtalo nila, baril pa rin ng baril. Oh, talaga naman. Siyempre, adrenaline na dyan na, pero ito na nga pagpapasok. No, mali kayo na pinapasok na liga, idolo. Sabi ng mga Madem as Clark and Bong na lamang natitira. Bong, pero punong-puno pa yung HP dito, parang Shin. Laban pa rin si Bong. Yes, palag-palag, sir. Alam ng Mad Masters kung paano gumawa ng ano ng call. Hindi naman si Bong, Bong pa si Clark. Okay, one down, Bong links one. Nako, sabi nga nila guys, bawal matulog sa loob ng opisina. Ayun na rin, nadaplisan na si Clark, mga kaibigan. 5-3, now we are entering the last round of the first half of the first map. Yes, mukhang tama yata yung Nostra mo, baring Shin. 5-4, ibibilit ni Mad Masters na ipa. Kung ikaw ang si Mad Masters, ipa-5-4 mo talaga yan. Para pag kung ikaw naman TC7, syempre kukunin mo yung 6. Either way, kapag 5-4 kasi yan, parang nagsimula yung second half na parang pantay lang. Oo, pantay lang, parang back to square root top 2, negative 1. Negative 1 na lamang. Next time, magka-upset. Sabi ko sa inyo eh. Ano lang eh. Tuturo si Sir. Pero pinasok na kagad. Magandang balagbagan dito. And they take down 2-2-1. Si Zero X lamang nakuha. At napitas, other side of PC7. Happy New Year. Ganba na nakuha ngayon dito. Pero bumawi kagad ng mga member ng Mad Masters. Play on the satellite map. Ladies and gentlemen, ganun yung use para lang makakuha ng play around. Pero it's gonna be Banex getting removed now. Face also the one. PC7 pushes this to a 6-3. Asia Events Manager Management Incorporated that made this event and organized this event through and through. Nako, napakabilis ng mga pangyayari na yun. Pre, talaga naman, mainit ang bakbakan. Sabi nga ng Madem dito, it's a now or never move for us. Total, ito na yung possible na huling laro natin ng tournament. Eh, talaga naman, bigyan na natin at talagang balasahin na natin yung tumusiro sa atin dati. Pabati kay Sob, no? Binati ka agad. Dalawa ka agad ng nabura dito sa TC7. Hindi naman porke may score kayong 6-3 lang sa amin. Hindi kami basta-basta babayag na makakatuloy-tuloy kayo. Kaya, lalaruin at lalaruin pa rin ito ng MADEM. Ganito ang isang grand finals. Walang bumibitaw. Again, kailangan ko lang i-remind sa mga players natin, hindi naman pang pressure, bye. Talagang reminder lang, 125k yung difference. Champion, isang BO5 lang. Oh, 125k. Oy! Secured na yung 125k nila eh. Yep, secure. Kung gusto nilang doblehin, ipanalo lang nila itong BO5. Oo, talaga na. Madaming chances. Kung sa best of 3 nga, maraming chances. Pero dito, ang chances sa T7 or TC7 ay unti-unting nawawala. Yep. On to this round. Sa second half natin, si Baring Bong. Bong, itakbo mo! Bong, itakbo mo! Pinapeng-peng! Pero si Bedick will inflict the final blow at MADEM. Guys, pumapantay na. Actually, hindi po nga ba, pero lumalapit na yung agwat. Yes, so, ano pa lang. Kung 5-4 yan, guys, 5-5 na sana yan. We're sitting at 6-4. Diba? Sabi ko nga sa iyo, hindi na matik 5-5. Pero tingnan natin, we're still sitting at 6-4, ladies and gentlemen. You're seeing the whole map right now, still on the satellite. Some sprays are being heard already. No utilities getting burned. May konting sipat. Yup, may nagkakakitaan ng konti. Mayroong bumitaw din ng sniper rifle nila. Naririnig nila yan mula sa isa't isa. There are some clutch plays here. Not killing anyone but hurting each other. It's gonna be very going down mula kay Paring Sob. At mukhang itutuloy pa momentum doon ng TC7 ngayon with the numbers advantage. Grabe to si Sob. Nagtatanong lang ng balita, ladies and gentlemen. Sob. And another one takes out two. Man, si Sob nagpapakilala Sob. Dito. Hindi natawagin Sob yan kung hindi siya bossing dito sa lineup na ito. At dalawa na kagad ang napit
us on the side of Madden. Make that three, ladies and gentlemen. Bawas na bawas pa si Patix kasama si Paring Bay. And they are now getting picked off one by one. Ladies and gentlemen, TC7, the comeback is real for them dito sa second phase. TC7. Kailangan maging critical ng TC7 ngayon dito. TC7 already has a 3-round lead against Mad Masters. Pero ang malala doon, hindi yung 3-round lead, kundi yung 3-round need para lang makumpleto yung 10-round score at ma-secure yung unang win sa match dito sa ating best of 5. Yes, syempre. Oh, pag ako nasa side talaga ng Mad M dito, medyo kakamot na ako sa hindi makati at talaga namang iinit na talaga yung pagkakaupo ko dito kasi tatlong round na lamang ang hinihintay para makuha nila ang unang serie dito sa best of 5, ladies and gentlemen. Pero, uy, ito na. Smokes after smokes in order for them na makapasok doon at makapag-infiltrate nung mga rooms dito sa ating mapa ng satellite. Layo muna sila, ha? Winning their distance ulit. Kita mo gano'ng kalaki talaga yung satellite. Yes, nako. Grabe, ang layo ng ano. Medyo mahirapan silang mag-responde dito pagka nagkaroon na ng firepower dito yung mga kalaban at kakampi nila. Pero sanay sila pakinggan yan. Tsaka, of course, each one is also guiding each other kung nasan yung huling sipat or huling location nila. Making the good guess kung nasan yung pinaka-clear. Makikita mo yung strategy, yung difference dito sa dalawang team natin. Di mo na natin babanggitin unless magkita sila this. Ito na nga yung eyeball ng mga idol natin, ladies and gentlemen. Crow, siya lamang nabawasan dito. All to the process, pero si Paring Vey, Havey. And that is a good snipe coming in from Vey. So, 1-for-1 trade. Yep. Itong dalawang grupo na to. Atras na lamang muna sila sa may pinakaunang sipat. O, di ba, pinadaan na muna sa camera ni Rat-Rat. Mga kaibigan, that's gonna be two members gunning for the side of TC7. Make that two remaining, make that one. Tanging si Sob, balita. Meron ba? Kaya ba? Ahabulin sa ngayon ang apat, ladies and gentlemen. Actually, di nila mahanap muna si Sob. Find the Sob, ladies and gents. Ito na si Sob, inahabol. Asan na yung 13-man play? Nasaan na daw yung 13-man play, Sob? Pero ito, 2v1 situation with a spray down. Takes on one. Soy, Sob! Sob! Flash! Sob! May putting up the muscle, ladies and gentlemen. Magic na 2v1, pero hindi. Apat yung pinasayaw mo noong Christmas party, kaya patay ka pa rin. Ladies and gentlemen, it's gonna go into the hand of Mad Master 7-5. Guys, unti-unti nang umiinit at umatik buong bakbangan si dito sa unang game ng ating best of 5. Balik na naman sa kalamangan, dalawang kalamangan. Sobrang kulit ni Sob. Yes, oo. Oh. Bago siya maki-2v1, pre-practice niya muna yung dodge niya. Oo, nag-anong creepwalk. Creepwalk, pre, bago pa man dumating yung kalaban eh. Nako, napakaganda na pagpasok dito. Malinam na sila Oral Z and goes down. That is a good trade. Pero nga lang, medyo, actually parehas. Parehas, may bawas sa dalawang kupunan. Lalayo na lamang sila mga kaibigan. Again, maintaining their good distance here dito sa ating mapa. Pero alam naman natin na ang itsura ng mga ganitong mapa, like satellite, pag nagkakitaan yan, tuloy-tuloy yan. Very unlikely na merong nagsosolo-solo. No? Laging merong follow-through yan. Kaya kailangan mo rin ma-optimize yung bala mo talaga. Make that efficient hit count. Ladies and gents, talagang grouping sila mga kaibigan. It's gonna be Sob dropping QZLMB. It's gonna be the next victim here. Na airport yung pwesto ni Sob. Tumitira dito ng Gedli palapit. The answer is a member pa ng Mad Masters. Panic clicks on Clark. Grabe naman yung pagpitik dito. Yung left clicking ni Paring Bedik ngayon. They are now getting pushed. Pero wala silang pakialam, ladies and gentlemen. Kakayanin, sir. Patex, 2v1 situation. Possible pa na magkaroon ng clutch moment dito. Ang kailangan lang ni Patex is ma-isolate yung isang player. Pero yun nga lang, hindi naman nangyayari. Dahil si Paring Bong, itinanim na yung objective nila. Parehas pa sila nagbabantay dito sa open area with a spray down, ladies and gentlemen. Boom! Hindi kakayanin ng lakas ni Patex ang tigas ni Paring Sob. Paring Sob. TC7 getting closer and closer to the match. One win. We are now sitting on 8-5. Still, Mad Masters find themselves behind by 3 rounds. Malaking katanungan ngayon kung paano ito babawiin ang Mad Masters. Pero sige, tuloy lang silang kasa. Ingat kayo, yo. Ladies and gentlemen, that's gonna be 2 members already. Drop, sumunod rin si Pong, sumunod rin si Sob. Actually, si Pong ay nakatakas ngayon. Asan si Paring Hex? Siguro si Pong na yung next. Oh, nito pa! Yun na nga, si Pong nga talaga yung next. Or si taking him on that one, it's time to find Hex. Nako, it's time to rock down. Sabi nga dito ng Mad M, unti-unti sila nakakabawi, hindi lumalayo sa tatlo ang kalamangan nila. Oh, to this second phase ng ating first round. Pero yun nga lang, tatlong round na lamang ang hinihintay ng ating TC7 para close. No, make that two. Make that two. Yes, man, make that two. Kailangan talaga ipanalo dito. Kailangan pilitin ang imposible for the side of Mad M. Kaya yan ng Mad M. Alam nyo naman mga tol, as in this grand finals, hindi basta papatinag yung bawat isa. Hex was able to clip one. Can he make the second kill?
Sa isang ball pa yung kanyang health. Tinatansya siya. Oy, ito na. Dito. Ay, utilities. Nakakaganda na mga band, ha? Naku, nasa loob lamang ng 20 yung natin. 1v1 situation. Napakaganda ginawa niya. In-isolate niya with that utility, with that frag. Pero hindi niya kinaya. Real talk lang ha, yung ganong klaseng laruan, solid yung play ni Hex. Pero ang hassle sa muscle sa ganong klaseng play, yung tutok mo, sinusundan mo yung unang target mo. Pero ang problema, kapag may pumalit, yung mahirapan. Hindi ka na naka-pre-target kasi sinusundan mo yung ano eh, yung tumakbo. Yep. Tapos may pumalit na bago sa isang bahagi ng screen. So di mo na yung masusundan. Rat-ratang ka agad, pre. Walang intro-intro dito. Yumakap ka agad ang Mad Masters against TC7 na ang sitwasyon natin ay 5v2. Nako, naubos na lang sa isang iglap. At kakasimula lamang ng round na ito. 6-8-6, ladies and gentlemen. Makaka-SF, magkakaroon ng magandang bigayan dito. Headshot na naman sa mukha. Bedig! Messi Sob na naman ang napitas niya. Pero si Barik 7 throw onto the backline pa. May support system. Pero hindi kakayanin na TC7 yung kanilang kalaban doon. Nakita mo yung eksena sa screen. Parang si sniper nilapitan ng tatlong Meepo. Yes. Parang sinong isa lang yung bala ng sniper. Break, kada ka sa... Mahirapan. Tatlo yung tumalon sa yung entry frag ko. Yun yung mahirap pagka natira isang sniper user, parang Chino. Talagang, kumbaga, yun yung disadvantage. Tira natin ha, kasi isang one win na lang ang kailangan ngayon dito ng TC7 para kumasa sa unang win ng ating BO5. Pwede mong i-assume na parang 1-5 or 20% nung grand finals o nung championship nakuhaan nyo na pag nakuha mo yung game 1. Yup, nako, medyo makakahinga ka na maayos. Pero nako, how dare you? Namagmili web! Pero pinakitaan na siya, gini-bigini, parang Beric Dino, yung kanyang kalaban. Ay, nako, umuulan ng mga Piccolo ladies and gentlemen sa may pinakataas. Ang daming nades ngayon natutunog. Diba, pumitik pa ng konti doon sa may paderna sa corner shot lang. Yes. Ladies and gentlemen, now let us see. TC7 has the lead still in terms of the numbers. Still gonna be a 2v2. Now, tingnan natin kung ano magagawa dito. Di parang Orzy against kay Clark. Oh! And also kay Pong. Hindi na kailangan si Pong. Trades it for Clark. TC7 takes match number one. Grabe, si Bong talaga magaling sumayaw. Guys, baka Bong yan. So yeah, that man is a good first round para sa ating TC7.